Hello mga moms, kamusta kayo? And welcome back to my channel. So for today's video ay dumaan kami dito sa grocery after namin maihatid si Adam dahil may one-on-one class siya today. So bibili kami ng gamit dito na dadalin sa Kubo dahil magpapagawa na tayo ng poso doon. So kailangan ng gamit dahil wala pa kaming gamit doon. Dahil yung gagawa is doon mag-i-stay. So later ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili namin. So ito ma'am yung binili ko. So bimili ako ng acrylic glass. So ayan, for only 19 pesos. So nagtry kami ng dalawa. So ito pa yung ibang random things na binili ko. Yung iba dito is dito sa bahay. Also bimili rin kami ng thermos dahil para sa coffee ng mga gagawa. So ayan, so mura lang to ma'am. It's 200 plus lang. So ito yung price niya. 265. So bumili rin kami ng mug. So yung mug na binili namin is yung mga mumurahin lang din. Ito yung mga sinaunang mug yata, if I'm not mistaken, kasi ganito yung mga nakikita ko before. Pinalight lang nila yung kulay sunod sa uso. And also bumili rin kami ng bagong fan na dadalin sa Kubo dahil medyo mainit doon. Kahit meron na kaming dalawang ceiling fan doon, mainit pa rin yung singaw dahil nga sa yero. So kailangan pa rin ng desk fan. So mura lang to. It's also 650 lang yata, if I'm not mistaken. So yan, i-assemble ko muna tapos gamitin muna namin dito. Then a few days is dadalhin na namin siya doon sa Kubo para doon na muna ito magstay at magamit ng ating mga kasamang gagawa doon. So ito na ma'am, na-assemble ko na yung bagong electric fan. Hindi ganun kaganda yung quality niya. So plastic na plastic talaga siya. So kailangan talaga ingatan to. Pero worth it naman kasi mura lang naman to. It's only 600 plus. Meron ka na electric fan. So gagamitin muna to dito ni Adam. Yan. Meron naman siyang warranty. 1 year warranty yata ito dun sa grocery na binila namin. Kaya dapat keep lang yung receipt para if ever masira ay mapapalitan namin. So ito ma'am, nabili ko to sa Shopee na for only 48 pesos. So piha ko siya pinalitan kasi nagandahan ako dito. Saka sakto yung width niya doon sa taas. So kaya isa lang naman yung binili ko. Hindi ko rin gusto yung naka-shearing siya kasi pag nililipad siya ng hangin.
So, nilupi ko siya dun sa gitna para hindi siya nakalawit doon. Pero, tatry ko din na ilawit siya doon. But, ito namang parte na to is ibabalik ko doon sa cabinet. So, hindi nga lang siya ganun kakapal dahil mura lang naman siya, pero okay na din. So, ito na yung isang curtain. Yung ginagamit ko na tension rod kapag nagsasampay is nilagay ko dito. So, wala akong hook. Naglagay na lang ako ng maliit na screw. Tapos nilagyan ko siya ng wire na pangtali. So, para hindi siya malaglag. So, mas easy na siya ngayon pagkukuha ng gamit dito. Slide mo lang na ganun. Pwede sa right side. And pwede rin dito. Ayan. So, para lang matago siya. So, nagminatamis ako ng saging or minatamis ang saging. Yung parang sa halo-halo. Kasi nag-ani na kami ng saging dun sa kubo. So, ayan. Nagluto ako ng konti kaysa masira. So, ayan. Ilalay ko na lang siya sa rep. And then, magluto tayo ng merienda. So, magpa-fried lang ako ng egg na mimixan ko ng fresh milk. Then, ipapalaman sa tinapay. Ito talaga yung mga gusto kong luto ng egg na may fresh milk or gatas kasi fluffy siya kapag naluto siya. And then, creamy kapag pinalaman mo sa tinapay. Tapos, lalagyan mo lang siya ng mayo o kaya lagyan mo din ng ketchup. Or sometimes, kapag may cucumber, pwede siyang haluan at saka ng tomato. Yes. Wala ate, dali. Thank you.
So, ito yung tela na kinuha ko dun sa loob ng dresser. So, nakat ko na siya. Ayan. So, Gina lang to. Mga tira to dun sa mga tela ko before. So, marami pa akong tela dun. Then, mag-check ako kasi gagamitin ko din yung mga lalagyan dun. Ayan. So, to ay gagawin kong cover ng ating water gallon. Okay. So, tatahin ko lang siya sa kamay. Kasi yung makina ko ay nandun sa kubo. Yun talaga yung ginagamit ko pang tahi. So, ngayon is, i-DIY ko lang siya using this sinulid at karayom. So, kakamayin ko lang siya. Saka na tayo magmakina kapag nakalipat na tayo dun. So, kapag nananahi ako, pinaplancha ko talaga yung pinagtahian. If ever na, ibabalinsyana ko siya ng tahi. Para mas kita ko yung pattern at hindi siya magbalubaluktot yung tahi. Dire-diretso lang siya kahit na kamay yung gamit natin. So, ito na siya, ma'am. Flat na siya. So, mas easy na siya kayong tahiin. So, lalo na kung makina yung gamit ko. So, napaka-easy nito at napaka-bilisan ng gawin. Pero wala pa kasi, kaya tiyaga-tiyaga lang para matapos. So, ito na ma'am, yung finished product ng ating DIY na water gallon cover. Ayan. So, yung tela nga na to, like what I said before, ay Gina, na color mocha. Ayan. So, wala pa sigurong 1 yard yung naubos ko dito. So, ayan, nilagyan ko lang siya ng design sa gilid, then nilagyan ko ng cut dito para mas madali siyang ma-open arm or makakuha ng tubig if ever. And also, naglagay ako ng cord dito sa ibabaw. Yan, para design na din. And matakpan yung kanyang dugtungan. Yan. So, ito yung ilalagay ko dito sa taas. So, ito muna yung lagi dito or ito muna yung laging cover pang itaas. So, sa pang ilalim, isahanap tayo kung meron pa tayo makukuha ng tela doon sa kubo. Kasi marami akong tela pa doon, mga moms, na dating mga natirang tela ko before. Dahil before may business ako ng gown. So, if ever makabalik na tayo dun at maayos na dun sa lupa, back to business ulit tayo ng pagbebenta ng gown through online. So, ito namang mga ginamit ko na to. Ito yung mga natira ko dati na pang-decorate sa gown. Yan. Kasi mga ganyan yung nilalagay ko sa gown before. Yan. So, dilagay ko dito. So, bumagay naman siya. So, that's all for today's vlog, mga moms. Thank you so much kung pinanood mo to hanggang sa dulo. And see you next week for another cleaning vlog. Bye-bye!